Com. Pasir. Tangku si kau. Agri, diba? Prampatron man, mga future criminologists, ano pangyayari dyan? Prampatron man, after 2 to 3 years, meron pong available na vacant position na Pioto. Okay, dati, Pioto. Oh. Itong si Arcrem, anong mangyayari dito, future criminologist? Itong si Arcrem, magpapasa lang yan ang tinatawag nating folder. Okay? Bakit folder? Nandito yan, ang Arcrem nandito yan sa Section 34 of Republic Act No. 11131. Anong nakalagay dyan? Privileges of Registered Criminologists. Okay? Privileges of Registered Criminologists or tinatawag natin Arcrem. Ano yung mga privileges doon based sa Republic Act No. 11131? Unang privilege doon is exempted tayo sa lahat ng mga promotional exam. Okay? So pag sinabi natin exempted sa lahat ng mga promotional exam, exempted tayo sa mga entrance exam. Di ba dati, alala nyo, pag registered criminologist tayo, kumukuha pa tayo ng penology exam, mag-apply tayo ng BJP. Pangalawa, kumukuha rin tayo ng fire entrance examination, mag-apply tayo ng BP. Pero doon sa ano, doon sa pagkapulis, ini-exempt na tayo, di ba? So ito yung nangyayari dyan, Richard Arfrey. Dahil meron tayong bagong batas. Dati yung batas na to, yung 1131, ano yan? Republic Act No. 6506 na kung saan, tinawag ko yung Board of Criminology. Anong taon yan? 1972. Ano yung pinakaunang board exam ng ano ng criminology? Anong taon nangyayari? 1988. Sir, bakit 1988 po nangyayari? Dahil kung naalala nyo itong ng year 1972, nagkakaroon pa po dyan ng Proclamation Number, ano? Proclamation Number 1081. Na kung saan ginanap yan, September 21 of 1972. Ano yan? Ito po yung batas na to, yung Proclamation Act Number 1081, ito po yung batas na ginawa ang tinatawag natin Martial Law. Okay, na kung saan dineklara ito ni dating President Ferdinand Marcos. So nangyari dahil po doon sa ginawang batas na ito 1972, nagkaroon po na ng Martial Law, yung pinakaunang board exam po ng criminology, nangyayari po future at limit the year 1988. So kalahin mo yan, 16 years after na-implement. Ito, yung bagong batas ng 1131, kailan ginawa ito? 2018. Kaya ka tinawag yung ano, criminology professionalization ako, 2018. Na kung saan, inamin niya yung 6506. Okay? Dito sa 6506, ano pa dito yung nakalagay mga future arm? Lahat po nang kukuha ng board exam, okay? Parang manginasal. Ano yan? Unlimited. Okay? Pag sinabi natin unlimited, kahit tumanda ka pa dyan, kahit kantahan ka pa dyan ng kahit maputi ng buhok mo, pag kumuha ka ng board exam, pwede lang. Unlimited rise, unlimited take. Ngayon, dito sa bagong batas, ano na ito, future arm? Dito sa bagong batas, ano nangyari dito? Explain muna natin ito ng konti bago tayo magsimula dyan. Okay? Ganito, para mas madali nyo naiintindihan, alam ko na-explain naman ito sa inyo, explain natin ulit. Para ma-inspire kayo na, ah, okay, this is my last board exam. Hindi na ako kukuha ulit ng board exam. This is the last time. Parang ganun yung sinasabi dito sa batas na ito. Okay? Republic Act No. 11131. Okay? Ganito. Anong batas yan? Section 17. Okay? Anong sinasabi dito sa Section 17? Sinabi dito, future argument, ganito. All criminologists or all criminology or all examinee who will undergo or take the criminology license or examination, for you to be able to pass the board exam, kailangan daw meron kang 75% GPA. Tama? O pangalawa, ano ba in-explain dito? Kailangan daw no grades below 60%. Pag sinabi natin GPA, general percentage average, tama? Pag sinabi natin 60%, okay, ano sinasabi dito? Kailangan 12 subject. Okay? 12 subject. Okay, pangatlo, ano yan? Pangatlo, kailangan no grades or no subject. Or, nakalagay dyan sa last paragraph that all examinee, if there is 3 or more subject that has been failed, the examinee are automatically failed in the examination. Okay? No 3 subject. No 3 something that has been failed.
O ano ang in-experience? Halimbawa, ganito yung mangyayari. Meron kang average na 99 dahil sa katutukan ko ng halimbawa, ano yung take ng college exam is babae. So di ba yung mga babae lagi tama? O 99, 98, 97, 96, ganyan ha. Baka meron siya 95. At saka sa CA, dahil hindi niya ano, para hindi na siya nag-focus, nagkaroon ko siya ng 59. O ano mangyayari dito? Pag ganyan. Tingnan natin sa section 17. No grades. Ano, pakailangan yung average, general percentage of grades is 75 pataas. Do you think? 75 ato? Yes, 75. Tama? More or less, mga 88. 88, diba? 88. Pangalawa, no grades below 60%. Meron ba siya 60%? Wala. Meron, ito. So kapag ganito, kapag meron kang average na 59, pababa, ang mangyayari sa'yo dito ay different. Na kung saan, unang naapektuhan dito, yung kumuha ng Dexelion 20 po. Yung December 2020 po. Napakarami pong deferred na nangyayari. Bakit po nagigana deferred? Itong patakaran, no? Kailangan yung wala kang subject or average per subject na below 60%. What if ibahay naman natin future average? Ganito naman. Ibahay natin lang back. Halimbawa, yung nangyayari naman dito, yung pangalawa niya po is 60. 60 ha? Ano sa tingin niyo daw? Meron siyang apat na line of 9, may dalawa siya kay isa sa 60, may isa sa 59. Ano mayayari dyan? Alin, deeper din, di ba? Tama? Deeper. Anong subject yung i-retake niya dyan? Yung? 59 lang. Kasi yung 60, pasado pa rin yan. So, ibig sabihin, kapag deeper ka, yung subject lang na 59 ang i-retake mo dyan. Okay? Halimbawa, pag ganito naman, anong nangyayari dyan? Or ganito, halimbawa, ganito. Ganito ah. Di ba, pag may dalawang subject sa'yo, yung isa 59, yung isa 60, yung i-retake mo lang ang 59. Okay? Pero, kapag meron tatlo, halimbawa dito, 74, 74, 74. Ano nangyayari dyan? Pass ba yan o hindi? Hindi yan dahil dito sa number 3 ng qualification. That if the examinee have 3 or more failed subject are automatically failed in the examination. Okay, yung pinakamasakit na nakita ko doon, yung average niya is 84. Pero nangyayari, yung status niya po ay failed. Dahil po dito sa tatlong patakaran, that if there is 3 or more subject that has been failed, the examinee are automatically failed in the examination. Paano naman pag ganito? Ganito ah. Ganito. 94, tapos 59, tapos 59. Ano mayayari dyan? O, i-retake mo lang itong dalawang subject dahil ang status mo dito ay deferred. Ang tanong dyan, sir! Kapag deferred subjects na mangyayari, ganito lang yan, hindi na period of 2 years, kailangan i-retake mo itong subject mo na hindi umabot ng 60%. O, di ba? Meron kang dalawa 59. Dahil i-retake mo ito future criminologist, kailangan in every subject, nagkakaroon ko tayo ng 80% per subject. Kailangan 80% na ito future average. Nagigets lang? Kailangan 80% na ito. Sir, anong nangyari pag hindi 80% yan? Halimbawa, dalawa yung deferred mo. Pag hindi umabot ng 80% yan, I'm sorry to inform you will need to retake all the subject. Ilang beses mong i-retake ito for a period of 2 years? Isa. Kailangan yung average? 80%. Kapag hindi umabot ng 80% ito, you will need to retake all the subject. At kapag limang beses ka nang hindi nakapasa, kukuha ka na ng certificate of reprisalers. At yun yung pinakamasakit sa lahat na kung saan kailangan yung kukunan mo ng certificate of reprisal course, kailangan aprobado po siya ng PRC. Dahil kapag hindi yan aprobado ng PRC, ano mangyayari dyan? Hindi yan, hindi ka, hindi tatanggapin ng PRC yan. Ibig sabihin,
Yung mga school po na aprobado nila, nagkaroon po ng buha, may morandum agreement na itong school na to, or baka magkakapagpapatayo sila ng sarili nilang institution na lahat po ng nag-take ng board exam na Novice na hindi pumasa, mag-enroll kayo dito sa Repressor Force. Ilang SIM yan? Dalawa. First and second SIM yan. Oh, how many years yan? 1 year. At kapag pagkatapos ng 1 year, nag-take ka ulit, 5 times ka ulit na hindi pumasa, hampasin na lang kita ng upuan. Dahil katangahan na yung ginagawa mo. Okay? Ibig sabihin yan, it's either hindi ka prepared or hindi talaga para sa iyo yan. Kaya huwag natin pilitin minsan yung mga bagay na hindi naman talaga para sa atin. Huwag natin pilitin. Pero may mga bagay na minsan hindi lang talaga binibigay sa atin dahil wala pa yung right time. Okay? Wala pa yung right time. Okay, sige. Ilisan natin ito. Magbubura tayo dito. Alam ko naman ano eh. Alam ko naman natatakot kayo dyan sa Manuman 3-1 na yan. Huwag kayong matakot. Okay? Mas nakakatakot yung nagiging registered criminologist ka na, pero bago ka kumuha ng board exam, iniwan ka ng taong mahal mo, mas nakakatakot yun. Kasi sinabi niya sa'yo, ano bang mapapala ko sa'yo? Bubo ka naman. Pag limang take mo na yan sa ngayon, alam ko hindi ka naman papasa. Yun yung nakakatakot. Okay? Sino may natamaan na ron? Pero nung natamaan? Wala naman. Nakala ko, ikaw yung iniwan. Diba? Kasi diba, mukha pala naka-UTI ka na yun, di ba? Alam niyo yung UTI? Umibig tapos iniwan, di ba? Wala nun. Wala yung ano. Okay, sige. Sige. Okay, magpatuloy tayo. Patuloy tayo. Dito muna tayo sa frequently asked question. Okay, yan. Mahirap ba yung board exam? Sino nagsabi dito hindi? Mahirap. Dahil kapag hindi mahirap yung board exam, panigurado yan kapag yung mag-take, halimbawa yung mag-take 30K or 30,000. 30,000 yung sabi niya. Kadalasang mangyayari yan, yung pumapasa, 29,000, di ba? Hindi ibig sabihin, hindi mahirap. Eh kapag yung nag-take ng mga board, ng mga criminology, nag-take is 30,000, yung pumapasa is 11,000. Ibig sabihin, mahirap. Yung tanong natin ngayon, bakit mahirap? Una, mahirap na yung board exam dahil hindi ka prepared na kumuha. Bakit hindi ka prepared? Kasi nagpo-focus ka pa doon sa mga cap na yun. Okay? Diba? Marami dito yung minakatay ng December dahil po dito sa mga cap na to. Yung tanong lang dyan, kapag hindi pa sa'yo, hindi pa talaga para sa'yo yung panahon na yun, hintayin mo. Kaya ito na yung panahon na yun. Okay? Kaya minsan hindi ka prepare dahil nasistress ka pa dito sa cab. Okay na? Process ka ng cab mo? June. November na hindi pa? Binigay sa'yo kaya hindi ka napag? Take. Okay, yun lang. May cab na ba? Wala pa rin. Bala na kayo dyan. No comment ko dyan. Okay nito. Okay. Hindi ka prepare, di ba? Tananaman ng future criminologist. Okay? Yung board exam po, hindi po pamanalian. Mas okay na nahuli tayo, pero kasali tayo. Kaysa nagmamanali tayo na hindi tayo kasali. Nagigets? Yun dapat yung palagi nating tatandaan. Mas okay huli tayo, pero kasali tayo. Kaysa nagmamanali tayo na hindi pala tayo kasali. Marami yan noong December. Doon sa school namin, naku, grabe, no, sobrang dami. Yung nag-take sa anong tayo sa school namin, no, nag-take? Yung nag-take is 226. Ito yung nag-take ha? Kasi nagmamanali. Alam mo ba kung ilan yung pumasa? 35. Klaim mo yan. Bakit? Nagmamadali. Eh, huwag tayong magmadali. Okay? Mas okay na nahuli tayo, pero kasali tayo. Kaysa nagmamadali tayo na hindi tayo kasali. Pangalawa, bakit sinasabi natin mahirap? Ito lang yun. Yung tinatawag nating comprehension. Okay, ano ba itong sinabi natin comprehension? Yung pagkakaintindi natin kapag kumukuha tayo ng board exam. Halimbawa na lang, itong word na fascinating. O di ba?
What is fascinating? O, di ba? Di ba nandiyan sa Quran? Anong ibig sabihin ng fascinating? Anong ibig sabihin ng fascinating? Tuwang-tuwa kaya ta. Hindi ko naman hindi yan, sir. Ha? Yung sulat mo ba? Hindi ko naman hindi. Ganun talaga, di ba? Ganun talaga pag doctorate na tayo. Okay, so ano yan sa tingin nyo kaya? Yung word na fascinating. Di ba, it's a form of early punishment yan. Na kung saan pinapatayo natin yung isang tao at saka binabaril. Naalala nyo si Mary Jane Biloso? Doon sa ano yun? Anong lugar yun? Indonesia ba yan? Di ba? Na kung saan, gusto sana siyang bigyan ng hatol doon na death penalty through fascinating or firing squad. Okay? Akalaan mo yun? Babarilin ka doon, gaano kasakit yun? Gaano sabi ni Duterte doon? Kapag yung mga tao ko dyan sa Indonesia, pinatay nyo dyan, ibaban ko lahat ng OFW. Yan ang sabi ng President ng Indonesia doon. Ikaw naman, Mr. President, parang hindi ka naman mabiro. Bigyan natin yan ang tinatawag natin, refrain. Okay, alam niyo yung refrain? Temporary stay of execution or the other terms is suspension of sentence. Kaya yun nangyayari, si Mary Jane Biloso lang doon para sa Indonesia nakakulong. Dahil kailangan i-review. Dahil ito, pag binigyan nila doon ang death penalty, siguro wala nang OFW doon. Okay? Isa yan sa pinakamahirap na dahilan kung bakit tayo bumabagsak. Pangalawa, ang pangatlo, ano pa? Dito, ito na yung kahinaan natin kapag yung tanong is situational. Wala na. Wala na talaga kayo dyan. Kapag yung tanong is situational, nga na tayo. Bakit nga na tayo? O, halimbawa. Halimbawa lang ng mga tanong na situational. Si Pedro, okay, pinatay niya po yung kanyang anak na kung saan yung kanyang anak ay anak niya sa labas. Na kung saan anak niya doon sa kanyang tinatawag natin concubine. What is the criminal liability of Pedro? O, di ba pag ano niya, wala na. Wala na yung isip mo. Ang iniisip ko, ano na lang, parang matino ang isip ko, pero ako isang bugna. Parang ganun yun, wala na. Ano yun? Pinatay niya yung anak niya, pero yung anak niya sa labas. Ano kaya yun? So tingin niyo, ano kayang kaso doon? Barisay pa rin yun. Bakit? Ang tawag mo sa anak mo sa labas? Illegitimate. Ano pala yun? Diba? Illegitimate. Diba? Napakadali lang pala yun. Naintindihan niyo naman pala. Isa yun sa mga dahilan ng mga situational na tanong. Kapag bumabasa tayo ng situational na tanong, mga future criminologists, tatandaan lang natin una tatandaan natin, parang naglalaro ka ng pusoy. Alam mo dapat kung ano yung sa itaas, sa gitna, at saka sa ilalim. Dahil kapag hindi mo alam, dun, ang tawag dun sa amin ay parot. Ano ba tawag dito sa inyo? O parang budi? O parot din, di ba? Magkapariusin pala. Kaya hindi tayo mapaparot dyan kapag alam mo yung patakaran. Kapag criminal one, alam mo dapat yung elements. Book one, elements yan eh. Okay? Principle in elements yan. Bakit nagkakaroon ng stages of execution? Paano naging attempted? Paano frustrated? Paano consummated? So, kung yung basic dun. O, ito yung pangatlo. Required ba talaga mag-board? O, sinabi ko na kanina, kung mag-check kung tanod ka, hindi na. Okay? Hindi na kailangan. Pero kung gusto mo talaga maging police, dahil pag nagiging pulis ka, okay, magkakaroon ng tinatawag natin checkpoint na kung saan inuuna mo yung mga rusing. Okay? Dahil yung mga rusing na yan, may mga dalayang mangos. Okay? Kailangan mong mag-board exam. Kailangan mong mag-take ng board exam at magiging registered criminologist. Pangapat, anong klaseng tanong yung mga tinatanong sa board exam? Una is knowledge question. Pag sinabi natin knowledge question, yung tanong na yan, nandyan talaga yan sa libro. Ang problema lang doon kung hindi ka nagbabasa ng libro. Okay, pangalawa, situational. Pangatlo, kung minsan itong mga situational, yung tinitingnan dito, yung tinatawag nating instinct. Na kapag nilagay ka sa situation na yan, anong gagawin mo? Halimbawa, ganito. Naging isa ka ng traffic. Pag naging isa ka ng traffic investigator, or chief of traffic. Okay, nandito yung BEP, di ba? Tama? Nandito yung ambulance. Di ba tama? Nandiyan yung COP or chief of PNP. Okay. Tapos nandito yung president. O
O si BBM. Alam niyo ba yung BBM? Bubo mo, hindi mo alam, di ba? Siyempre, Bumbong Marcos, president natin, no? Ikaw dito sa gitna, na mukha kang tanga. Ikaw ay kung mukha mo, mas gumagal lang. Kaya na yung mukha mo, no? Sabi yun, hindi ko naman intindihan yan. Tanga pala yun, tanga yan. Okay. Sino paunahin mo dyan? Yan yung iniisip dito lagi. Kapag ganito yan, situation na yan, tinatanong kung sino paunahin yan, huwag na huwag tayong sasagot kapag walang reference. Kaya nga importante rin yan sa research na mayroon tayong mga reference. Para pag tinanong ka, bakit ganun yung research title mo? Kailangan meron lang reference. Dahil kung wala, hindi i-approve yan. Okay? Oh, ito. Sino kaya paunahin mo dyan, Mr. Criminologist? Unahin mo kayang ambulance doon dahil buhay? Paunahin mo kayang si BBM dahil sa amin na kapit-bahay namin, sabi ko, tita, sino paunahin natin dito kapag karoon sa intersection ng apat? Kaya sino ba yung apat na yun? Ko yung fire truck, ambulance, yung si BBM, at sa kapit, paunahin natin si BBM. Dahil maraming appointment yan. Maraming ginagawa yan. Lalong-lalo na ngayon, napakahirap natin. Sabi naman ng kaibigan kong tambay sa barangay namin, paunahin doon si BNT Chief. Bakit? Baka magbabaybas pa yan. Okay? Pero sabi naman ng teacher ko noong college, paunahin daw yung BP. At sabi naman ng iba kong mga kasama, mga plastic crew na natin service, mas paunahin natin yung ambulance. O ano ba yung masusunod? Pag ganitong nangyari mga teacher criminologists, kailangan meron tayong reference. Sabi dito sa libro, ni Judge Reyes, ano nila ha? Bukto, 2006 edition, okay? Page 1060, ayan, para meron tayong reference. Sinabi po dyan ni Judge Reyes that all vehicles coming from or passing through the intersection, we always give priority to the Bureau of Fire. Regardless if the Bureau of Fire is coming from the intersection. Okay? Nung tinanong siya doon sa ano, sa ABCB, Judge, bakit mo sinabi sa libro mo doon na punahin natin palagi yung Bureau of Fire Fire Truck? Sabi niya, logically speaking, di ba pag sinabi natin logic, correct thinking through judgment. Ito daw yung fire truck, dalawa daw yung tinadala dyan. Anong una daw? Property. Pangalawa? Life. So, sabi niya, 3 to 5 minutes. Oh, 3 to 5 minutes daw, future criminologist. Na na-delay, na-delay itong Bureau of Fire Truck, or on fire truck, mamamatay lahat, or makukubos lahat. Kahit yung basang trapo na yan, kahit amoy iihipa yan, hindi pipiliin ang apoy yan. Oh, dito daw po sa ambulance, sabi niya dito sa ambulance, mga future criminologist, sabi niya dito sa ambulance na yan, nagdadala rin naman yan ng ano. O ano daw, sabi niya, mayroon pa niya mga medkits sa loob. Okay? Kaya, paunahin natin yung pantra, pangalawa yung ambulance, pangatlo yung president, at pangapat yung GPNP. Yung problema lang dito, binigay mo pangapat sa GPNP, anong nangyayari? Sabi sa'yo ng GPNP, nangyaya ka, cheat mo ko, tapos ako yung pinahuli mo. Bukas, nasa basilan nga na! Ano na tayo magagawa? Nalumpa ka, di ba? Ako si Ronnie Sabino, ay time 10 na nanonong pa, nagaganapan na doon ang buong buhay, kaayusan, mga kapuntahan, kakayaan, na wala mga anumanong pasabaling kumilat, tataliwas ako rito. Kasi yan ako na ako, di ba? Noong time na nanonong pa ka doon, ibig sabihin, you are willing to assign anywhere in the Philippines. Kaya kung i-assign ka doon sa Basilan, may problema ka? Wala, nanonong pa ka eh. Di ba? Ano lang yung kasimple?